Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Bakit po ba tayo ay laging pinanghihimasukan at pinakikialaman ng mga dayuhan? Dahil po ba tumira sila ng ating bansa at alam po nila ang labas at loob ng ating ng pamahalaan dito? Dahil po ba talagang sila ay may personal knowledge po sa mga nangyayari dito at lalo na kay Dilima? Bakit po tayo pinakikialaman palagi? Dahil po mga kababayan, meron tayong mga kapwa Pilipino na mga mambabatas pa naman ang karamihan sa kanila. Sila po ang nagsusupply ng mga maling informasyon dahil talaga pong ang purpose po nila ay siraan po ang ating bansa. Dahil hindi po natin masasabing siraan lamang ang Pangulo, dahil kapag siniraan po nila ang ating Pangulo, konektado na po ang ating bansa. Yan po hindi nila naiisip yan. So mga kababayan, back up tayo sandali, sandali bago tayo makarating dito sa mga senador na nakikialam kay Dilima. Napalabasin si Dilima. Noong pong first time na naging presidente ang ating Pangulo, the first thing po na ginawa ng mga dilawan ay nag-ikot ng bansa at ipakita sa ibang bansa na ang ating Pangulo ay mamamatay tao at yan po ay human rights violator daw po siya. To the point po, di ba, na sinampahan na siya ng kaso sa ICC, di ba? Dahil sa AJK daw po. As if wala pong nangyaring ganyan sa last administration, walang human rights violation sa last administration, at wala pong killing na nangyari sa last administration. Maniwala kayo mga kababayan, marami din pong human rights violation noon sa last administration, marami din pong napatay noon. Tahimik lamang po sila, hindi po nila kinakalat yan dahil kaalyado nila. Ganyan po ka-evil ang mga dilawan na to. Ngayon po, anong sunod po nilang ginawa? Maliban po dito sa mga bikoy-bikoy at sa mga plot nilang patalasikin ang Pangulo, ang ginawa po nila, pinag-aaway po nila, kasi hinahanapan po talaga nila ng kaaway ang ating Pangulo at ang ating bansa eh. Pinag-aaway nila ang Pilipinas at ang China. Gusto nilang pagsabungin si President Duterte at Presidente ng China. To the point po talagang halos itulak na nila ang ating Pangulo na magkamali, na kumilos at halos bumbahin na po ang China. Di po ba? Halos tawagin na nga po nila na duwag ang ating Pangulo eh. Di ba? Sino ba yung nagsabi? Si Pangilinan ba yun na gigirahin na daw po ng Pangulo ang Canada ng dahil lang sa basura, pero sa China daw po, tiklop ang ating Pangulo. Di ba? Hindi ba tinawag mo ng duwag ang ating Pangulo? Ganun ba? Ngayon mga kababayan, ang dami po nilang ginawa. Ngayon dumating na tayo dito sa puntong ito na pinakikialaman na pati ang judicial system natin ay parang hindi na rin pinaniniwalaan ng mga dayuhan, dahil nga po pinalalabas na itong si Dilima na wala naman pong silang alam, wala silang personal knowledge kung anong nangyari dyan. Paano po nangyari yun? Ito, sino pong umalis nang bansa at pumunta ng Amerika, ng abroad, last month, si Pangilinan, si Kiko Matsing. Pagbalik niya po dito mga kababayan, sino naman ang umalis? Si Lenny po, pumunta ng US at pumunta ng Canada. Pagbalik po ni Lenny, ano na pong nangyari? Sumunod, tinitira na po tayo nitong mga senador ng Amerika. Ito pong si Senator Patrick Leahy ng Vermont, Senator Dick Durbin ng Illinois, 'di ba? Pinapansin ito pong si Leahy, si Senator Leahy po ay minimensyon na yung US aid na binibigay sa ating bansa. Minimensyon na rin po yung hindi raw po blanco ang checking ibinibigay sa atin. Ibig sabihin mga kababayan, ang cheque pa lang, ang pera pa lang ibinibigay nila sa Pilipinas ay may kapalit. Ito po ang gustong-gusto ng mga dilawan na to. Tingnan po ninyo, at isa pa po, ha? Ang umabot na po ito, mga kababayan, sa ibaban na po nila, yun daw pong mga ng mga senador na to, ang mga involved daw pong mga tao sa pagpapakulong kay Dilima, dahil in their mind at ang kanilang paniwala, mga kababayan, ay ikinulong si Dilima, yan daw po ay wrongful imprisonment, mga kababayan. Ikinulong daw po si Dilima dahil kritiko daw po siya ng Pangulo. Pero hindi po nila naiisip na hindi lang si Dilima ang kritiko ng Pangulo. Pagka dami-dami nila, na andyan si Hontiveros, na andyan si Trillanes,
And then si Kiko Pangilinan, sobrang dami po ng kritiko ng Pangulo. Pero hindi po nila nakikita yan. Pero hindi po sila nakakulong. Si Dilim ay ikinulong dahil po siya ay may kasong drug-related. Diba? Alam po nating lahat yan. Pero hindi po yan ang sinasabi, of course, ng mga dilawan doon. Nagsusumbong sila, mga kababayan, kasi hindi natin sinabi, hindi nila alam yan. Unless na may tigabulong sila na o mayroon silang mga maliliit na nandito na nagsusumbong sa kanila. Diba? Sino po ang nagbibigay ng information na yan? Sino po ang gustong pag-awayin na naman? Ngayon naman, Amerika na naman at Pilipinas ang halos gusto nilang pag-awayin. Although hindi pa po ito kalat sa Amerika, pero kalat na po ito sa ating bansa. Tingnan po ninyo, mga kababayan, dahil sa mga dilawan nito, dahil sa mga liberal party nito, pati po ang judicial system parang hindi na rin po pinaniniwalaan ng taga-ibang bansa, sinira na rin po ng mga dilawan nito dahil nga pala gustong palabasin si Dilima as if alam po talaga nila ang nangyari. If this senator of the US would at least find out and quit listening to one side only. You need to find out the reason why Dilima is in jail, is in prison. You need to stop controlling the Philippines. Philippines is not America. People in the Philippines don't vote for you. So, alam po ninyo, mga kababayan, ganyan nga po, ito pong mga dilawan, hindi ko po alam kung sila ba ay pro-Pilipino. Pilipino pa po ba sila? O pro tiga ibang bansa? Kasi ganun yan na lang pong ginagawa nila. Labas po sila ng labas ng ibang bansa at hinahanapan po talaga nila ng paraan na maging masama ang imahe ng ating bansa, ng ating Pangulo. As if po, mga kababayan, na kapag na-criticize ang Pangulo, hindi kasama ang ating bansa at hindi kasama ang mga mamamayang Pilipino. Kasama po tayong lahat yan. Hindi lang po talaga pumapasok sa isip ng mga dilawan na to, kasi po talagang parang, kumbaga sabi ni Reza, hiramin ko na yung salita niya, hayok na hayok talaga po silang magkaroon ng kaaway ang ating Pangulo. Hayok na hayok talaga po silang makuha ang posisyon ni Pangulo. Gusto po nilang, hindi po nila kayang tirahin ang Pangulo, hindi po nila kayang awayin ang Pangulo. So, ang ginagawa po nila, lumalabas sila ng bansa, doon sila nagsusumbong. Anong klase kayong mga tao? Kung merong kayong problema, bakit hindi ninyo solusyonan within our country? Bakit kailangan pa ninyong hanapan ng kaaway ang ating Pangulo? Napakagrabe kayo, napakasama ninyo. By the way, anyway, you know, ito po, mga kababayan, ay hindi na po ito titigil. Kaya kayo po, hindi pa po ninyo nakikita ang mga pinagagagawa nito, mga dilawan na to. Sila po talaga, deserve po talaga nilang matawag na sila ay mga anay, mga salot, mga sagabal sa pag-unlad ng lipunan. Talaga pong anay sila dahil wala. Na-accomplish po ng Pangulo ang hindi nila kayang i-accomplish sa over 30 years. Pero hindi po nila nakikita yan. Kasi po talagang nasanay talaga sila na sila ang nasa posisyon. Sila po talaga nasanay sila na ibabrasuhin na lamang po nila. Kapag nanalo ang hindi sila nanalo, babrasuhin na lamang po nila. Hindi po nila nagagawa sa Pangulo yun. So anong ginagawa nila? Kailangan masiraan ng ating Pangulo sa buong bansa. Kaya nga po, mabuti na lamang po, hindi na, lahat ng bansa hindi nakikinig sa kanila. Dahil nakikita nila ang ginagawa ng Pangulo. Pero ito po, na ang mambabatas ng Pilipinas, mambabatas ng Amerika, nagkakatensyon dahil sa mga dilawan na to. Pati ang judicial system natin, as if wala na rin pong silbi, dahil nga po, gustong palabasin ng mga dayuhan itong si Dilima. Kita nyo nang ginawa ninyo, mga dilawan kayo? Kita nyo na? Wala kayong ginawa kundi hanapan ng mali ang bansa, hanapan ng mali ang ating Pangulo. Ni minsan hindi ninyo idinilat ang mata ninyo dahil wala kayong intention na makita ang magagandang ginagawa ng Pangulo. Because all you want ay yung posisyon.
hindi na maaayos ang ating bansa. Ni hindi kayo, ni hindi nyo nga nabibigyan ng kahit kaunting compliments ang mga nangyayaring maganda sa ating bansa. Kasi nga, ano ba yung laso, nalalaso na kayo ng inyong hate. Hateful kayo sa Pangulo, kaya lahat ng magagandang nagagawa ng Pangulo, hindi nyo na rin nakikita. So mga kababayan, ito lang po ang masasabi ko. Ito lang po masasabi ko, wag na pong ibabalik ito dahil ganito pong ginawa. Talaga pong takbo sila po ng takbo sa ibang bansa. Gusto po talaga nilang maging sunod-sunuran sa ibang bansa. Gusto po ba ninyo 'yon? Nabibigyan tayo, oh, ito ang cheque, oh. Pero gagawin ninyo ang gusto namin, okay? Ipapasa ninyo itong batas na to, ipasa ninyo itong batas nito, itong gawin ninyo. Yan po ba ang gusto natin? Paano po tayo may sariling bansa kung tayo'y uutos-utusan lamang? Sa ilalim po ng dilawan, ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Sunod-sunuran po sila sa mga tigadayuhan. Tayo po'y ginagawang hindi lagi nakahawak sa pundilyo ng mga dayuhan ng ating Pangulo. Ngayon po, kung ibabalik ang mga dilawan na yan, ito na naman po tayo, nakahawak na naman po tayo sa mga pundilyo ng mga dayuhan. Hindi po tayo makawala dahil binibigyan ng pera. Mayaman po ang ating bansa kung wala lamang po magnanakaw. Correct po kung sino man nagsabi ng mambabatas. Mayaman po ang ating bansa kung hindi po ninanakaw. So yun lang po mga kababayan. Sa bagay, meron po silang rights kung hindi nila papapasukin itong mga mabatas dito, hindi nila papapasukin yung iba. Rights po nila yan. Kaya lang po, sabi nga, hindi, pwede rin silang hindi papasukin. Tingnan nyo ng ginawa ninyo mga dilawan kayo. Naghahanap talaga kayo ng gulo. Ayaw, wala kayong intention, tumulong, at napatunayan na namin yan na kayo ay hindi pro, parang hindi kayo pro Pilipino, kayo ay pro dayuhan. Hindi namin alam, dayuhan ba talaga kayo? Baka kayo nagkukunwaring Pilipino lang. So yun lang po mga kababayan, wag po natin hahayaan ito. Hindi po natin kailangan utos-utusan tayo ng ibang bansa. Dahil kung under Liberal Party po, ganyan na mangyayari. So alam na po natin ang gagawin natin in 2022 at sa susunod pa pong mga eleksyon. Kung hindi po natin matatanggal sila in sa isang eleksyon, unti-unti po nating tanggalin sila. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Yung pong hindi pa nagsusubscribe, pakisubscribe na po, at tuloy lamang po ang ating laban, tuloy lamang po ang ating suporta sa ating Pangulo. Maraming salamat po, I will see you on my next video.